Welcome to Water Camp Resort Summer Feel. So, ito na naman po ang tag-init. Kaya nandito po ako sa Water Camp Resort, Cavite. Nandito po ako sa Water Camp Resort. And napaka-accessible po niya within Cavite. Maganda yung place. Recommended ko siya. Kasi marami siyang maraming pool na available, like yung wave pool, yung man-made na wave. Nag-enjoy kami talaga dun sa wave kasi medyo malakas siya. Maganda, masarap. Tapos meron ding lazy river, which is kung gusto mong mag-relax, tapos sakay ka lang sa salvavida, yan, nakaka-relax. Tapos kung gusto mong makipag-bonding, pwede kayong mag-chikahan habang nandun kayo sa lazy river. Tapos meron ding maraming playgrounds. So ang mga kids mag-e-enjoy kasi may mga playgrounds near dito. Itong villa na pinag-i-stayan namin, mayroong playground just outside this villa. Tapos even doon sa pool, meron din silang interactive pool, which is may playground din inside the pool. So mag-i-enjoy ang mga bata talaga. Tapos dito naman sa room, ang kinuha ko kasi is yung ipil-ipil room, which cost 5,500. Tapos hininga nila ako ng deposit na 1,000, which is makukuha mo rin pagka check out mo. Meron tong 4 beds, dalawang 2 double beds doon sa baba, tapos dito naman sa taas merong single bed, 2 single beds. Tapos merong table outside na 2 tables din na mag-enjoy ka kung gusto mong kumain, mag-enjoy kayo kumain sa labas. Yan, yung table ang gagamitin nyo doon sa labas. Tapos yun nga, sinabi ko may playground doon. And dito naman sa loob pala, meron din kitchen. Small kitchen lang siya. Hindi naman kitchen, parang ano lang siya, pantry na pwede kang may sink. Meron din siyang provided na initan ng tubig. Tapos closed door siya. At meron ding washroom. Fridge po, meron ding available na fridge. Although sinasabi nila na bawal magdala ng mga appliances, yung sigurong mga panluto-luto, yun, pinagbabawal nilang magdala ng ganun. Kung gusto nyong magdala ng food, pag gusto nyong magdala ng food, wala naman siyang corkage, pero kung ayaw nyo ng hassle, meron din naman silang available na food, which is, nag-order kami ng chicken bucket, medyo matagal, naghintay kami ng, ewan ko, sa ngayon wala pa, hindi pa dumadating, pero siguro meron ng almost an hour. As for the interiors, maganda kasi mafe-feel mo pa rin yung parang nasa bahay kubo ka. So traditional Filipino pa rin ang style kasi meron siyang, ang ceiling is made of rattan. Tapos yung handrail ng stairs is naka-wrap din siya ng parang rattan din yata yan or abaka. Same with the furnitures, like the seats, the lamps. Yung lamps nila is like abaka yung body ng lamp. Tapos ang isang nakaka-amaze is yung chandelier is made of shells. So yung pinaglalagyan ng mga lights are shells, seashells. So ito pong villa na nakuha namin, which is ipil-ipil, para sa akin, malaki siya for 6 packs. Kasi sa baba, meron siyang 2 double beds, which is marami na kayong pwedeng mag-occupy doon, lalo na kung tropa naman. So mag-i-enjoy kayo na magkakasama. While here, upstairs, merong dalawang single bed na mag-i-enjoy din kayo kahit marami kayo. Ayun po. So recommended ko talaga tong room na to. Kahit may mga bata, although, kasi meron siyang stairs, siguro sa mga bata medyo delikado, pero sa mga magtutropa, go kayo here. Kikais. Oh, may bago ako, logo ko.
Mamaya naman, sa labas naman tayo para makita natin ang ibang amenities. So, at saka gusto ko na rin talagang mag-swim. Sasama ko kayo. These are the other villas. Nara. Merong apitong. Merong kamagong. Acacia. Pero oo, oh, ginagamit silang ano, wood. Pwede magluto dito, grill. Today, the second day of stay of my stay here in Water Camp Resort. At gusto ko pong mag-swim ulit kasi yesterday was busy. Holiday po kasi yesterday. So today, mag-swim tayo and mukhang so... Yes, mga pakikay. Ito na po ang aking ending. So, sa aking pagtatapos, ang masasabi ko po sa place na ito, Water Camp Resort, from 1 to 10, siguro ang rating ko para dito is 8. It's because wala po silang internet. Hindi naman sa wala, siguro nasabi nila naglolo ko lang. Kaya, pero okay pa rin kasi kung walang internet, ibig sabihin, mas stronger ang bonding. Especially sa family, walang may hawak ng cellphone. So, winner pa rin. Tapos, yung water, medyo smelly siya. Sa bahay na sila mag-shower kasi ayaw nga nila yung water. Sa food naman, as I mentioned yesterday, yung food medyo natagalan ang ano nila, pagbigay nila sa amin. Or yung order, parang it took them an hour or more bago nila na i-deliver sa amin yung order. 10 minutes drive lang outside, makakakita na kayo ng mga food chains. Food chains ba tawag dun? Fast food. Fast food. Or any restaurant, meron ding mga mini stop, 7-Eleven, kung gusto niyo ng mga convenience store, malapit lang. Anyways, hindi naman po malaking issue ang food kasi pwede naman, inaallow nila na magpasok ka ng food. Pwede rin mag-grill dito sa loob. Pero just in case wala kayong dala, pwede naman ding lumabas. Ingay ng aeroplano eh. Ay! Nagpo-vlog ako! Ingay! And I had a good sleep kasi talagang malakas ang aircon nila, in fairness. Aww. Kaya enjoy na enjoy kami sa pagtulog. Tapos, very cozy. And comfortable ang kanilang room. Mababait ang staffs. Approachable sila, pati security. So, mga pakikays, pabebe, pagirl. This is me. Gelai TV signing off. Bye!